Ubas para sa lamesa. Magandang umaga po mga kabiji. Muling nagbabalik po ang iyong kaibigan sa pagtatanim. Ako po si Glenn. Ang topic po natin ngayon ay paano magtanim ng ubas sa inyong likuran o backyard grapes. May mga iba-iba pong klase ng grapes gaya ng pula, purple at saka green. Sa pagtatanim po ng grapes, kailangan po nating maghukay ng sa grapes ko po 3 feet ang lalim at ang luwag 2 feet. At may hinaluan ko na rin dyan ng yung rosas na pula para maganda rin tignan sa mata. Ngayon, ang January to February ang panahon ng pagtitrim. Kaya kung may kilala kayong mga kaibigan na may mga tanim, ang hingi po kayo ng kunla o yung bagging para mas makatipid. Yung paghukay po namin dyan is ginamitan namin ng jackhammer dahil sa ubod ng tigas ang lupa. Dahil sa hilig ko na magtanim, kailangan pong gawa ng paraan para makapagtanim ako ng ubas. Ang ginamit ko pong poste dyan ay yung heavy duty na treated wood kung tawagin. At ang trellis niya o yung cable is stainless, tapos yung stainless na cable at saka yung poste niya na concrete. Pero pwede nyo ring itanim yung konkreto, itanim yung poste sa konkreto para nang sa ganun makatipid ng kahit papano, dahil madali lang naman maghalo ng semento. Nag-invest po talaga ako dyan para sa long term na grapes, dahil sabi ko yung treated wood it will last forever, ika nga, kaya pinili ko po yan. Pero pwede rin kayong mga gumamit ng local na materials kagaya ng kawayan o yung mga poste na kahoy as nakakamura, tapos yung kanyang cable pwede rin lagyan ng bakal o yung kawayan na makukuha dyan sa ating bakuran. Ito po ang finished product ng aking trellis at saka yung grapes na katrim na rin. Makikita nyo, mag naglagay ako ng mulch o yung wood chips na libre naman po, maraming pagkukuhanan dito ng wood chips din lang sa mga gardening supply o kaya yung mga hardinero, namimigay po sila ng libre. At kung wala pong makuha ang wood chips, gumawa po kayo ng compost, organic compost, yung mga pinabasura sa ating kusina. Check nyo po yung aking isang video kung paano gumawa ng compost para maturuan po kayo kung paano yung proper way ng paggawa ng compost. Yung edad niyang sa panahon na ito, yung edad niya na is mga between 2 to 3 years na. So, nag-decide ako na ang gawing kong taas ng grapes ko is 4 feet by 4 feet. So, parang Y siya. Nag-decide ako na yung isang bagging
papunta sa kaliwa, tapos yung isang bagay niya papunta sa kanan. So kung tignan siya, parang Y. Ang ginawa ko dyan, pagka dumating na sa puntong 4 feet, pinuputol ko yung kanyang tangkay para tumigil na at mag-concentrate na lang sa kanyang size na gusto ko, yung 4 feet by 4 feet. Tapos sa pagka ang buwan ng Pebrero, maglagay po tayo ng organic na fertilizer para sa ganon yung pagkukulang ng yung sa lupa na mga bitamina niya mahabol nyo sa fertilizer. Ang nilalagay ko dyan is yung may nakalagay na po vegetables and fruits, mas maganda po yan. Kung sa Pilipinas kinagamitan nila ng 14-14-14 at saka urea, yun po ang kadalasan na ginagamit na magsasaka para umusbong yung halaman, yung kanyang dahon, at nagre-ready siyang magkaroon ng prutas. Habang lumalaki yung grapes, magdagdag ng compost o yung mulch, kasi natutunaw siya kaagad pagka nadiligan, tapos sa naarawan natutunaw po yung compost o yung mulch na inilagay natin. Kaya habang may pagkukuhanan maglagay po ng maglagay. May mga insekto rin siyang ano, yung butterfly na caterpillar. Malalaman nyo dahil may mga sa umaga may tahi sila na nakikita yung maliliit na kulay itim, at sa ubod ng dami ng dahon nito kinakain po ng mga insekto. Makikita nyo po dito na nagsisimula lang siyang mamulaklak at mamunga. Maganda man tingnan kung napakadaming bunga, pero kung ano pong gusto nyo mangyari sa halaman nyo, kung pang production o consume, advice ko po na mas maganda na bawasan ang bunga ng ubas para sa ganun mas malalaki at mas matatamis ang kanyang bunga. Ang pagdilig po umaga at saka hapon, lalo na pagka summer, dagdagan po natin ng dilig. Huwag naman yung malulunod siya. Ayan po yung pagpupruning ko ng bunga at saka yung exist na bagging. Wala po ko yung pruning na gunting kaya yung itak ginamit ko. Pwede rin, basta ang resulta maputol mo yung mga exist na bagging. Mas maganda po kasi na tignan at saka pabor dun sa halaman kung tanggalan po natin ng dahon at para may air circulation siya sa ilalim at saka sa taas. Tapos kailangan din po ng halaman natin o yung grapes ng magandang source ng sunlight. At sa ganon magkaroon po ng magandang vitamina ang ating grapes at mabawasan ang kanyang mga insekto na dumadapo sa mga dahon at saka sa bunga. So yan po, marami na siyang bunga pero binawasan ko yan. Siguro mga, ang nagtira lang ako dyan, mga 10 hanggang 12 na
bunga ng ubas. Sa paghinog po niya, hindi po sila sabay-sabay. Kaya kung may nauuna yung ilalim, mag-antay lang po ng mga 2 hanggang 3 linggo at may hinog din siya. Pero kung gigil ka ng tumikim, ah, masarap. Masarap po yan. Masarap sa pang-snack. O yung minum naman, masarap sa pulutan. Para ubas ang pulutan. Ayan, ang daming sobra ng bunga niya, nakakatuwa po. Ayan, pang gustong pang display, pang Facebook, ayan po, mas maganda siyang tignan. Pero kung pang consume, eh, advice ko mga 10 hanggang 12 lang sa isang tanim para malalaki at matatamis. Ito po yung full grown na sila na harvest time. Ang pinaghirapan po natin ng ilang buwan ay makakatikim na po tayo ng ubas. Madami pong bunga ang ubas at pwede po nating pamigay sa ating mga kaibigan, kapatid, mga kapitbahay, ganun. Nagtanim din po ako ng gulay at saka yung nektarin na nakikita yun sa likod. Nakakapagod pero masaya ang pakiramdam, kaya gustong gusto ko pong magtanim ng halaman ng gulay. Araw-araw na talagang dedicated ka sa iyong pagtatanim. Mahirap pero ganyan talaga. Sulit naman sa gulay at saka prutas dahil sila po yung organic. Masasabi ko at pagmamalaki ko na ang aking gulay at saka prutas ay walang halong chemical na spray, hindi po ako nag-spray. At saka sa mga gusto pong matuto sa aking pagtatanim, eh mag-subscribe po at hit the bell button, tapos mag-like po lagi para sa karagdagang mga video ko. Masarap po ang pakiramdam ng nagtatanim. Exercise na at saka may pang araw-araw ka pang makakain. Ganyan po yung pagkatapos ng pag-aani ay mga January to February, kailangan po nating trimman o pruning na naman ang grapes natin para nang sa ganon eh matanggal yung lumang baging at pag-aanda sa susunod na taon para sa magandang tubo niya. At unahan mo na siyang magtanggal ng dahon kasi naglalaglagan din po yan pagka mga January, February, hanggang sa ganito na ang itsura niya. So ito po yung cycle ng ubas ko at salamat po sa inyong viewing at mabuhay po tayong lahat. God bless po.